Kumusta mga kakwentuhan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa buhay ni Apolinario de la Cruz o mas kilala bilang si Hermano Puli. Ano-ano nga ba ang mga hirap at sakripisyo na kanyang pinagdaanan nang dahil sa kanyang paninindigan para sa karapatan ng kanyang mga kababayan? Yan ang ating aalamin sa kwento natin ngayon. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Halika na at umpisahan na natin. Noong 22 ng Hulyo taong 1815, ay isinilang si Apolinario de la Cruz sa lugar ng Lucban Tayabas, na ngayon ay ang Lucban, Quezon. At nang siya'y nasa tamang gulang na, ay ninais niyang maging isang pari, dahil na din sa impluwensya ng kanyang mga magulang, na parehong relihiyosong tao. Ngunit nang subukan niyang pumasok sa mga seminaryo sa Maynila upang mag-aral ng pagpapari, ay wala ni isang tumanggap sa kanya, sa kadahilan ng isa umano itong indio, na siyang tawag ng mga Kastila sa mga Pilipino noong panahong yun. Sa kabila ng pangyayaring yun, ay hindi siya nawala ng pag-asa, kaya naman sinubukan niyang pumasok at magtrabaho sa ospital ng San Juan de Dios, at sa kabutihang palad ay tinanggap naman siya dito. Hindi nagtagal ay naging kabilang siya sa Cofradía de San Juan de Dios, na isang samahan o kapatirang pangrelihiyon. Habang siya'y naroroon, ay sinikap niyang malaman at maunawaan ang maraming bagay patungkol sa pananampalataya sa Panginoon. Nariyan, na pumupunta siya sa halos lahat ng misa sa simbahan sa Intramuros, palagi din siyang nagbabasa ng nobena, at iba pang bagay na may kaugnayan sa pananampalataya. Subalit ito ay nagtapos nang siya'y patalsikin mula sa ospital ng San Juan de Dios, kaya naman muli siyang nagbalik sa bayan ng Lucban, at noong taong 1830, ay itinatag niya ang Cofradía de San Jose. At dahil sa kanyang mga pinagdaanan na diskriminasyon at panlalait mula sa mga paring Kastila, sa kadahilan ng siya ay isang Pilipino, ay ginawa niya ang Cofradía na daan upang magkaroon ng malayang pananampalataya sa Diyos ang kanyang mga kababayan at kapwa Pilipino, nang naaayon sa nilalaman ng kanilang puso't isipan, at hindi ipinipilit ang pananampalatayang ito, gaya ng kanilang nakagisnan, na kung ano ang sabihin ng praile o pari, ay yun ang masusunod. Noong nagsisimula pa lamang ito, ay halos nasa 19 lamang ang kanilang bilang, dahil na din sa hindi nila pinapayagan na makasali dito, ang ibang Pilipino na may dugo ng ibang lahi. At noon din ay itinalaga niya ang kanyang sarili, bilang Hermano Mayor, at kalaunan ay tinawag na siya ng kanyang mga kasamahan bilang si Hermano Puli. Hindi nagtagal, ay nalaman ng mga tao sa Karatig probinsya na Batangas at Laguna, pati na din sa Tondo, ang tungkol sa kapatiran, kaya naman ang dating nasa 19 na kasapi nito, ay agad na dumami at umabot ng halos nasa 5,000 katao. Ang misa ng kapatiran, ay ginaganap ng palihim tuwing 19 na araw ng buwan, at siya ang nagsisilbing tagapangaral ng sermon, habang si Padre Ciriaco de los Santos naman ang nagsisilbing tagapanguna ng buong misa. Dahil sa patuloy na dumarami ang kanilang bilang, kaya sinubukan niyang humingi ng permiso sa pamunuan ng simbahang Katolika, na kung maaari ay payagan silang makapagmisa ng hayag sa publiko. Subalit ito ay nabigo, dahil umano sa hindi nila pinapayagang maging kasapi ng relihiyong ito, ang mga Pilipino na mayroong dugo ng ibang lahi, at ginagawa lamang umano nila ito na paraan upang manghikayat ng mga kasapi sa pag-aalsa. At noong 19 ng Oktubre taong 1840, ay sinulsulan ng mga praile ang Gobernador Silio ng Lucban, upang arestuhin ang lahat ng kaanib ng Cofradía, habang sila ay nagdadaos ng misa sa bahay ni Padre Francisco. Kaya naman, agad siyang umapela kay Arsobispo Segui sa Maynila, dahil sa ginawang pagsulsol sa Gobernador Silio, nina Padre Antonio Mateo ng Tayabas, at Padre Manuel Sancho ng Lucban, subalit siya ay nabigo. Sinubukan pa niyang muling umapela ng 2 beses, upang payagan silang makapagdaos ng misa na hayag sa publiko, pero hindi pa din ito tinanggap at pinayagan ng simbahang Katolika. Ngunit hindi pa din sila nagpapigil sa kanilang gawain, kahit na anumang oras ay maaari silang muling maaresto, at noon ngang 19 ng Setyembre taong 1841, sa tulong ni Padre Antonio Toman, ay nalaman ng mga Kastila ang lugar na pinagdarausan ng kanilang misa. Kung kaya't ilan sa mga kasapi ng kapatiran ang nahuli ng mga Kastila, habang sinapuli naman ay itinuring ng mga kriminal,
at kinailangang magtago sa kung saan saang lugar para lamang hindi sila madakip ng mga ito. Nang sumapit ang 23 ng Oktubre taong 1841, ang hukbo ng Alkalde Mayor na si Joaquin Ortega ay sinalakay ang kanilang pinagtataguan sa Sitio Isabang na matatagpuan sa pagitan ng Bayan ng Sariaya at Bayan ng Tayabas, pero nabigo ang mga ito na madakip siya sapagkat tinulungan din sila ng mga katutubong Negrito, habang si Alkalde Mayor Ortega naman ay napatay sa nangyaring labanan. Sinasabi na tinutulungan sila ng isang mayamang negosyante na nagngangalang Domingo Rojas at binibigyan din umano sila nito ng armas upang malabanan ang mga Kastila. Kahit pa alam niya na maaari siyang mahuli ng mga Kastila anumang oras, ay pinili pa din niyang ipagpatuloy ang kanyang pagpapalaganap ng pananampalataya sa Diyos. Kaya naman, nang makarating sila sa lugar ng Alitaw na sakop ng Tayabas, ay nagtayo siya dito ng isang simbahan, kung saan siya ang itinalaga bilang pinuno nito, at noon ay mas tumindi pa ang kanyang pagnanais na huwag sumuko sa mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, noong 1 Nobyembre taong 1841, ay sinalakay ng mga Kastila ang pinagtataguan ni Napoli, at doon ay marami sa kanilang mga kasamahan ang namatay. Sinubukan pa niyang tumakas at magtungo sa bayan ng Sariaya, subalit doon ay tuluyan na siyang nahuli ng mga ito. Kaya naman, agad siyang hinatulan ng parusang kamatayan, at ito ay sa karumal-dumal na pamamaraan. Pagkatapos siyang pagbabarilin ng mga Kastila, ang kanyang katawan ay pinaghiwa-hiwalay ng mga ito, at dinala sa iba't ibang lugar upang makita ng mga tao, at ang kanya namang ulo ay ibinitin gamit ang isang poste o kawayan, pagkatapos ay nilagyan nila ito ng karatula na may nakasulat na, "Ako si Hermano Puli, isang erehe. Huwag ninyong tutularan." Pagkalipas ng 5 araw matapos ang pagpatay sa kanya, ang iba pa niyang mga kasamahan sa Cofradía, na sina Dionisio de los Reyes, Miguel de Jesus, at Francisco Espinosa, ay hinatulan din ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa mga ito. Dahil sa pangyayaring yun, ay kasabay din nilang nagwakas ang kapatiran na sama-sama nilang ipinaglaban. Nakakalungkot lamang isipin na ang tanging nais niya lang naman ay magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos ang kanyang mga kababayan. Subalit dahil din pala sa mga taong nagdala ng pananampalatayang ito sa ating bansa, ang kanyang buhay ay tuluyang mawawala. At dito na nagtatapos ang buhay at kasaysayan ng pakikipagsapalaran ni Hermano Puli, ang pinuno ng unang himagsikan laban sa mga Kastila sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero bago tayo magpaalam, ay nais ko lang magpasalamat sa ating kakwento, na si Sir Jason Quinsanos, sa kanyang pag-request ng kwento na ito. Shout out sa iyo, kakwento! Maraming salamat sa inyong panunood!